iba't ibang uri ang visual art. Kilala ng karamihan ang painting at sculpture dahil ang mga ito ay madalas nating makita sa mga museum. Ang mga nabanggit kong uri ng visual art ay gawa sa mga matitibay na material at tumatagal kahit ng ilang daang taon. Pero paano kung ang isang work of art ay gawa sa material na madaling masira? Yan ang challenge sa art ni Mong Barcelon, isang graphic designer at illustrator mula sa San Jose del Monte, Bulacan. Ito yung art form kung saan gumagamit tayo ng mga papel bilang ating primary artistic medium para makagawa ng 2D or kahit 3D na artwork. Para ma-achieve ito, maaari nating punitin ang papel, copyin. Bawat papel ay may unique na katangian. Bawat unique na katangian ng papel ay maaari nating incorporate sa ating design. Kanyari, gagawa tayo ng kahoy. Mas mabuti tayong gumamit ng mga papel na may texture. At paggagawa naman tayo ng mga may kintad na bagay, ay maaari tayong gumamit ng mga papel na tulad na itong may mga glitters. Sisimula ang process ko sa pagduhit ng pinaka-final output. Ayun yung magiging reference ko kung anong magiging itsura ng aking artwork. Kapag tapos na natin maiguhit sa mga papel natin, yung mga parte ng ating artwork o yung bulaklak, ay gugupitin na natin to. Dalawa ang pinakomplikado na nagawang paper cut artwork. Iyon ay yung Scarlet Macaw at yung Chameleon. Bali, nahirapan ako sa dalawang hayop na yun kasi sobrang detalyado ng mga katawan nila. Sa Scarlet Macaw kasi sobrang daming balahibo at sobrang tino ng mga balahibo niya. Yung sa Chameleon naman, sobrang dami niyang kaliskis. Halos inabot ako ng ilang buwan para matapos. Ang mga obra ni Mong, mapa-paper craft man o painting, ay na-exhibit na sa iba't ibang lugar, pati na rin sa Indonesia. Ang pinakamalaki ko nang nagawang paper craft artwork ay itong experiment grill. Bali, ang sukat niya ay 1.5 feet by 3 feet. Tapos halos na tapos ko yan sa loob ng isang buwan dahil sobrang laki at sobrang detalyado. At ang inspiring pa, bata pa lang si Mong, nahilig na siya sa paglikha ng mga drawing. Ang mga paborito kong subject sa mga ginagawa kong artwork ay yung mga figure ng tao na pinagmumukha kong paper dolls. Mas madali kasing magkwento pag may character na tao sa aking mga artwork. Gusto ko rin gumagawa ng mga halaman dahil yung mga halaman sobrang dami nilang iba't ibang disenyo na sobrang gaganda at sobrang kukulay. Ano naman ang message mo sa mga batang gustong matutong mag-drawing at maging visual artists paglaki nila? Ang may papayo sa mga batang nahihiling mag-drawing o kaya naman gustong sumubok ng paper craft art ay lagi lang kayong gumawa ng gumawa at lagi kayong mag-practice kasi pag lagi kayong nagpa-practice, doon yung nalalinang yung talent nyo at lalo pa kayong gagaling. Salamat Mong at sa mga nakakabilib mong obra na gawa sa papel. Hindi lang kami natuto, na-inspire pa. iBilib!